Ito po yung daan papunta nila nanay. Mahirap, may tubig. Ay, kalaki. Sayang, ano. Kalaki sana, kaya lang ano na. May sira na siya. Ayan po guys, magugulay sila. Pang ulam po. Ayan po yung mga bayaw at hipag ko. Yung pinitas naming malunggay ay sila ang magugulay. Tapos ito po yung bahay bakasyonan namin dito sa Mindoro. Pag umuwi po kami dito, dito po kami tumutuloy. Yan po ang aming bahay bakasyonan. Bali, tatlong kwarto po ito. Ayan po, pasok tayo sa loob. Ito si nanay. Ha? Ito ang aming nanay. Dito rin siya nakatira sa Mindoro. Ayan po, si nanay. Diyan nagmana yung ilong namin na matatangos. Ayan po, pasok tayo sa loob. Ayan po, merong tatlong kwarto. Yung aking kwarto ay itong pinakagitna. Itong isa sa ate ko. Ito po yung sa akin. Tapos ito naman yung sa isang ate ko. Ayan po, pasok tayo sa loob. Jiran! Buksan natin ang ilaw. Ayan po, naka-aircon po yan. Ayan, dyan po ako natulog kagabi. Tapos, kasama ko si Pia. Dito rin po yung kuya tsaka yung hipag ko. Tsaka si Pia, dito siya natulog. Ito po yung aking kwarto dito. Yung anak ko po ay hindi nakasama. Dahil nga po may pasok po siya. Tagatingin na rin sa mga naiwan sa bahay tsaka sa aking tindahan. Ayan, ito po yung aking higaan. Dahil minsan lang naman po kami nauwi dito. Minsan sa isang taon. Ayan po. Ganyan lang yung dinala kong higaan. Tapos merong isang pom dito. Tapos ito lang po yung lagayan ng ano. Kumot, unan. Pag kaligpit po nito, dito ko nilalagay. Para hindi po dagain. Ayan, labas naman po tayo. At magbe-breakfast daw po kami. Dito naman tayo sa kwarto ng ate ko. Kwarto nila Ate Hilda. Itulog po pala si Mika. Ayan po. Ayan po yung kwarto ng ate ko. Tapos, dito naman sa kabila ay yung kwarto ni Ate Dang. Ito po yung kwarto ni Ate Dang. Ayan si Ate Dang. Ayan, dito sila tumutuloy pagbakasyon namin. Tapos, dito yung aming kusina. Diyan. Ito po yung aming kusina. Ayan po yung CR. Tapos, ito yung aming pinakasala. Tapos, meron tayong terrace. Hi guys! Good morning! Ayan po. Nandito kami sa probinsya. Pupunta kami sa bahay ng nanay ko. Pupunta po kami sa bahay ni nanay. Bali, ihahatid namin siya. Kasi doon siya natulog kagabi. Doon sa bahay ng ate ko. Ayan po, papunta kami sa bahay ni nanay. Dito po ito sa Mindoro. Punta tayo sa kanyang bahay kubo.
Mas gusto niya po kasing tumira dito sa probinsya. Ayan po, punta tayo sa kanyang simpleng bahay dito sa probinsya. Ayan po, ang ganda ng mga bundok. Bundok dito sa Mindoro. Ito po yung mga taniman ng palay dito. Punta tayo sa kanyang bahay kubo. Ito po yung daan papunta kila nanay. Oh. Mahirap, may tubig. Pwede po pang asim ito sa isda. Ano bang tawag sa inyo ng ganitong halaman, guys? Oh? Dito po sa probinsya ay pag nagsabaw po ng isda, nilalagay po ito pang asim. Rosel po yata ang tawag dito sa halaman. Yan po. Ayan po, meron palang tanim si nanay dito na kamoting bagi. Yan, meron din siyang meron din siya okra. Ikot tayo dito sa kanyang paligid. Oh. Aba, ano kaya ari? Ah, kwarto ito. Tapos ito yung likod bahay niya. Oh. Yan, meron siyang tanim na dyan. Oh, kamuting kahoy. Ayan po. Tapos dito meron din siya Meron pa ditong rosel, oh. Libre na ang pang-asim sa isda, guys, oh. Ayan, oh. Daming bunga. Parang pinakabulaklak niya po ata ito. Ayan, guys, oh. Pinapang-asim po sa isda ito. Ito pong niya, dahon. Nilalagay po sa sinabaw ang isda. Ewan ko lang po itong ganito kung pwede. Ito po, pwedeng kainin. Maasim nga po. Yung ganun sa kinain ko kanina. Yan po guys, ang daming rosel dito. Yung pang-asim po yan sa isda. Ito pong niya. Dahon. Yan guys, tikman natin itong pinakabunga niya. Asim. Sobra asim niya po. Siguro po yung mga taga-probinsya dyan, kilala po itong Rosel po ang tawag dito sa amin. Tapos pwedeng pang asim po sa isda yan. Asim. Ganito po yung bunga niya, guys. Oh. Tapos pag kinain mo nga ay napaka-asim. Ayan. Yan po yung kanyang puno. Hindi naman puno talaga siya. Parang halaman lang po ang laki niya. Ayan. Ito po yung bunga niya. Ayan po, comment down below kung anong tawag po sa inyo ng ganitong halaman. Sige, nakulupukan ka dyan ng baboy. Sige, Pinay ka. Ayan, si Lula Marino. Ayan, pasok po tayo sa loob ng bahay ni nanay. Ayan lang po ang bahay niya. Simpleng buhay sa probinsya. Ayan, dinalaw ng mga anak niya. Ayan. Ayan po, merong papaya dito. At malalaki po ang kanyang bunga. Ayan po. Ayan, meron pa pong natitira. Meron pong malalaking bunga dito kanina, kaya lang po pinitas nila. At ito nga po yung bunga niya. Ikalalaki. Maganda gataan, are. Oh. Meron pang kasamang hipon. Conditioner. Ba't nilagyan mo? Ayan, no? Kalalaki, oh. Parang siya? Parang kamaingay. Parang ang laki niya ay yung pakwan, oh. Kalalaki. Dami nilang tanim na kamuting kahoy dito. Ayan. Nasa palipot ng bahay.
Meron palang solar light si nanay dito. Para maliwanag po. Para maliwanag po paggabi dito. Kasi nga po wala pa siyang kuryente dito. Parang nasa ano siya. Gitna ng bukid. Malayo siya dun sa pinakakalsada. Pero maganda dito guys. Mahangin. Mahangin. Kahit wala na mga ano, electric pa. Kahit walang kuryente, mabubuhay po ang tao dito sa probinsya. Ayan po. Naguhukay sila ng kamuting kahoy. Para ilaga daw po namin pang merienda mamaya. Ay, kalaki. Sayang, ano. Kalaki sana, kaya lang ano na. Yan! May sira na siya. Oh, bless na. Pinakailaman na yung ay, nilalala ko namin yung ano, bless. Papaya. Sabog ko. Yan po, namimitas si atidang ng ano. Buto ng ano. Bunga ng saluyo to. Ito yung nagiging buto niya. Pwede pong itanim. Sabog ko to doon. May pang ano tayo. Saluyot po ito. Sarap to. Isawag sa papaya na ginataan. Yan po. Buto po yung laman nito. Ayan po. Ah, para ano lang pa, no? Parang buto ng pichay, no? Oh? Dami na to. Parang buto ng pichay. Buto po ng ano ito. Buto po ng... Buto ng saluyot. Ayan. Ganito po yung lutuan dito sa probinsya, guys. Kalandi ulam. Tingnan nga natin ulam nyo. Ay, kasarap na ulam nila o gulay. Napwa? Kalaki ng ano guys, oh. Nalas 8. Oh, kahaba ng ano, laman ng kamuting kahoy, oh. Na kami, salamat. Uwi na po kami. Kalaki ng ano, oh. Laman ng kamuting kahoy, oh. Ayan pong binubuhat nung hipag ko. Ayan po. Uwian. Uwian time. Hinatid lang po namin si nanay. Ha? Masakit yan din naman kapinik. Ano nga yan? Yung ano yata yun, no? Pinik yan. Giant makahiya ito eh. Giant makahiya. Matinik po siya. Yan. Maghahanap raw kami ng gata. Gata ng niyog. Saan tayo manood? Oo, oh, dyan. Sige. Bibili po kami ng ano, gata ng niyog. Ayan, nandito tayo sa tindahan. Wow, ang dami nilang paninto. Ay, may mais sila, oh. Mais, sitaw, kamatis. Dali pa pa po ito dito sa amin. Dito naman tayo, guys, sa kabilang tindahan. Ayan po si Atildo. Bumibili ng isda. Ano isda yan, Atilda? Pangsigang? Ah, may mga tinda rin palang ano dito. Isda. Ayan po. Tawag dito, Atilda. Ito ano? Ang tawag dito? Tapos ito ano? Bangus. Dalagang bukid. Nag-iisa na lang. Anong luto yan? Prito muna, tapos ihalo. Halo sa ginataang malunggay. Pritong tilapia. Ayan, bumili po si Ate David ng isda. Ayan, kainan sa puno. Malalanghalian po kami, guys.
Si Upog kumakain. May amin nagtabi si Bia. Medyo wana ako. Kain po tayo. Malunggay. At magbigay na tayo. Siguro bumulok. Kasi kung magpa tayo. Ingatan nyo yung gulay nyo at may tinig. Natami kayo. Oh. Kain tayo guys. Oh. Binata ang malunggay. Dito kami sa may puno ng sampalok. Kain tayo guys. Ayan, nandito po kami sa ilalim ng puno ng sampalok. Ayan. Kain. Yan, kumakain po kami ng ano, ginata ang kamuting kahoy. Yung kinuha po namin kanina sa bahay ng nanay ko. Ayan.